Ano-ano ang mga katangian ng isang taong nais mong pakasalan at makasama habang buhay? Magaling bang magluto? Madiskarde sa pera? Masipag sa mga gawaing bahay? Mabait? O may takot kaya sa Diyos? O kaya naman malambing at lagi kang napapaligaya? Ngunit paano kung hindi tao ang pakakasalan mo kundi isang ayo? Marami na palang ganitong mga lalaki sa bansa sa Asya ang nakipag-isang dibdib sa kanilang mga alagang hayop, lalo na sa isang kambing o goat. Pero bago namin ikwento ang tungkol sa kakatuwang kwento ng pag-iibigan ng isang tao at kambing, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamangang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Normal sa kahit na sinong tao ang magmahal sa hayop. Bilang mga nilalang sa mundo, bata pa lamang tayo ipinamulat na sa atin na hindi lamang tayo ang may karapatang mabuhay, kundi maging ang mga hayop. Kaya nga, may mga taong nag-aalaga ng iba't ibang pets, gaya ng aso, usa, ibon, baboy, baka, kabayo, kalabaw, kuneho, ahas, kambing, at marami pang iba. Pero sapat ba itong dahilan para humantong sa kasala ng pagmamahal sa kanila? Ang kasala ay isang mahalagang matrimonya sa pagsasama ng isang lalaki at babae bago bumuo ng pamilya. Sa kahit na anumang relihiyon o sekta sa buong mundo, mataas ang pagpapahalaga sa kasagranduhan ng kasal. Magkakaiba man ng mga ritual at paraan kung paano ito ginagawa. Ito ay hudyat para sa panibagong yugto ng buhay ng dalawang nagmamahalan na handa nang harapin ang pagtataguyod ng kanilang sariling pamilya. October 27, 2021, nang mag-viral sa social media ang kwento ng isang alias George na umano'y nagpakasal sa kanyang alagang kambing na may pangalang Matites. Nakasad sa post, lalaki ng pakasal sa kambing. Viral sa social media ang isang lalaki matapos nitong pakasalan ang isang kambing na kinilala ang lalaki na si alias George, samantalang Matites naman ang pangalan ng kambing. Kung titingnan sa mga ibinahaging larawan, tila masasabing masayang-masaya nga si alias George sa kanyang misis na si Matites. Sa katunayan, dinamitan pa ito ng kulay lavender na wedding gown at may red lipstick sa kanyang mga labi. Katakot-takot na batikos at negatibong komento ang natanggap ni George mula sa online community para sa pagpapakasal sa isang hayop sa halip na isang tunay na tao. Gayunpaman, sigurado ang lalaki tungkol dito at tiwala siyang hinding-hindi siya iiwan ng kanyang inasawa. Ilan sa mga tao ang nagsabing nasisiraan na ng bait si George dahil sa kanyang naging aksyon. Ngunit baliwala o mano kay George ang anumang masasakit na salitang ipinukol sa kanya ng bashers. Tiniyak din ng lalaki na gugugulin niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanyang kapareha. Sa taong kasalukuyan, walang nakakaalam kung talaga bang may naganap na kasalan o nagsasama sila hanggang ngayon. Bandang 2022 naman nang mabulabog ang social media platforms at TikTok dahil sa pagpapakasal ng isang 44 anyos na Indonesian national sa kanyang alagang kambing. Ang nabanggit na Indonesian national ay si Saiful Arif. At ang babaeng kambing naman na naging kabiyak niya ay si Sri Rahayo Binbeho. Naganap ang seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib noong June 5, 2022 sa Klampok Village sa Benjeng District, Gresik, Indonesia. Si Saiful Arif ay kilalang vlogger at content creator. Subalit, totoo nga bang ikinasal silang dalawa?
Mismong si Saiful ang umaming hindi totoo ang kasal nila ng kambing at ginawa lamang ito para sa content. Naganap ang pag-amin dahil sa pinamunang batikos mula sa mga netizen, lalo na sa mga sagradong Muslim. Ang ginawa raw ni Saiful Arif ay paglapastangan sa pagiging sagrado ng kasal, lalo na sa mga katuruan ng relihiyong Islam. Lumuluha o manong humingi ng tawad sa publiko ang Indonesian National dahil sa kanyang ginawa. Ipinangako niyang hindi na ito mauulit pa. Lumabas tayo sa Asia. Magtungo tayo sa Sudan, isang bansa sa Northeastern Africa. Isang lalaking nagngangalang Charles Tombe ang nahuli namang nakikipagtalik sa isang babaeng kambing. Hindi pumayag ang may-ari ng kambing na hindi maipakasal ang alaga kay Charles. Pumayag naman si Charles at sa katunayan, nagbayad pa siya ng dowry na umabot sa mahigit 15,000 dinar. Naging masaya naman daw ang pagsasama nila Charles at ang asawang kambing na kinilala sa pangalang Rose. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kambing matapos daw itong makalunok ng plastic bag habang nanginginain sa isang damuhan. Bukod sa kambing, marami pang kamanghamanghang balita ng pagpapakasal ng mga tao sa ibang uri ng hayop gaya ng aso, usa, palaka, kabayo, baka, kalabaw, ahas, dolphin at maging sa buwaya. At hindi rin mga lalaki ang gumagawa nito kundi maging mga babae. Mapapasabi ka na lang talaga ng OMG! Lalo na sa bansang India dahil dito ay maraming naitalang kwento ng mga babaeng nagpakasal sa hayop. Kagaya na lamang ng isang babaeng menor de edad na nagngangalang Manglimunda mula sa India kung saan ipinakasal siya ng mga magulang at kababayan sa isang aso noong 2014. Ang dahilan daw nito ay upang maitaboy ang malas at sumpa kay Mangli na kapag nag-asawa ito ng tao, agad daw itong mamamatay. Sa totoo raw ay hindi gusto ni Manglimunda na maikasal sa isang aso. Subalit dala ng pressure mula sa kanyang mga kababayan dulot ng tradisyonal na paniniwala, wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ang mga ito at sumunod na lamang. Ang kasal ay sinaksihan ng kanilang pamayanan. Mula pa rin sa bansang India, nariyan naman ang dalawang batang babae na sina Vineswari at Masiyakani na parehong nagpakasal naman sa isang palaka. Posible kayang maging tao ang mga palakang ito? Kagaya ng likhang isip na mga kwento sa iba't ibang sikat na fairy tales. Hindi naman naging Prince Charming ang nabanggit ng mga palaka. Subalit para sa babaeng ito, hindi man kasing gwapo ng isang tunay na prinsipe ang kanilang napangasamang palaka. Kailangan nilang sumunod sa tradisyon ng kanilang pamayanan upang maitaboy raw ang kamalasan sa kanilang lugar. Ikinasal umano sa dalawang bukod na templo sa India. Matapos ang kasalan, nagkaroon umano ng isang malaking piging sa pamayanan na dinaluhan ng kani-kanilang mga kabaryo. Mula pa rin sa bansang India, nariyan naman si Bimbala Das, 30 anyos, nahulog ang loob sa isang king cobra. Nakainkwentro din ni Bimbala Das ang king cobra sa panahong may dinaramdam siyang sakit. Halos 1,000 katao ang dumalo upang saksihan ang kanilang pagtataling puso. Natuwa ang mga tao sa nangyaring kasalan dahil para sa kanila, magdadala ito ng swerte para sa kanilang pamayanan. May paniniwala kasi umano ang mga taga-India na sagradong hayop ang king cobra, kaya kailangan itong igalang at sambahin. Isa kasi ito sa mga simbolo ni Shiva
isa sa principal deities ng relihiyong Hinduismo. Sumunod naman ay si Sharon Tendler mula sa London, United Kingdom na nagpakasal naman sa isang dolphin noong 2006. Makalipas daw ang 15 taon ay tila nahulog na ang damdamin ni Sharon sa kakadalaw sa nabanggit na sea water creature at pinakasalan ito. Masayang masaya tila hindi pinagsisihan ni Sharon ang pagpapakasal niya sa dolphin. Pakiramdam daw niya siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sumunod naman si Kim Hang, si 34 anyos na senior citizen mula naman sa Cambodia na nagpakasal sa kanyang alagang baka. Naniniwala umano ang matanda na muling na-reincarnate ang kaluluwa ng kanyang yumaong mister at pumasok sa kanyang alagang baka ang kaluluwa nito. Batay sa kanyang kwento, marami raw pagkakatulad ang ugali ng pumanaw na asawa sa ugali at kilos ng kanyang kinakasamang baka. May gawi raw ang baka na kapag nakikita ang byuda, ay hahalikan siya nito sa mga labi, kagaya rin ng ginagawa ng nasira niyang mister sa kanya. Bukod dito, humihiga rin ang baka sa unan at kama na paboritong higaan ng kanyang yumaong asawa. Maging ang mga anak daw nila ay naniniwalang ang naturang baka ay reincarnated version ng kanilang ama. Kaya pumayag silang magpakasal ang ina sa nabanggit na baka. Ngunit sa batas ng tao, katanggap-tanggap ba ang pagpapakasal ng isang tao sa isang hayop? Kung sa ibang bansa ay bahagi na ito ng kanilang kultura, sa Pilipinas naman ay wala pang napababalitang nagkaroon ng kasalan ang isang tao at isang hayop. Walang isinasaad sa saligang batas na pwedeng isagawa ang matrimonyo ng kasal sa pagitan ng isang tao at isang hayop. Tiyak na unang-unang tututol dito ang iba't ibang relihiyon gaya ng simbahang Katolika dahil nakasaad sa banal na kasulatan na isang kalapastanganan sa Diyos at karumaldungal na akto ang pakikipagtalik sa isang hayop. Tinatawag itong bestiality o zoophilia. Tinatawag namang anthropomorphism ang pananaw ng isang tao kung saan nakikita at tinatrato niyang parang tao ang isang hayop o ibang bagay. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga at pagmamahal na iniuukol niya para dito. Ano ang masasabi niyo sa mga kakaibang kwentong ito? Mahalaga sa amin ang salubin ninyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento at reaksyon. Muli paalam at hanggang sa muling pagdiskubre sa mga interesanteng kwentong matatagpuan sa Takip Silim, True Mystery Stories.